eto, dito, ituturo namin yung proseso ng paggawa ng pulan. So, ito yung ginagamit namin flooring, marine plywood. So, ginagamit namin kapal, 3/4 na rin to, para medyo matigas. Ayan. So, dapat kung pipili kayo ng plywood, tiyakin nyo na walang bukol o lubog-lubog. Ayan. Kasi merong marin na may mga bukol at saka may mga pako sa loob. Yan. So, isa to sa pwedeng gawing flooring ng paggawa ng pulan. So, ayan. Hatiin na namin yung flooring. Lagyan nyo ng linya kung anong sukat ba yung gagawin yung pulan. Yan. Bali, ang gagawin namin ngayong sukat, 5x3 feet. So, ito, natapos na. Natapos na natin. Ang sukat dito, 5x3 feet. O, ready na siya pang flooring. O, ito ang sukat, ha. Yan, 5 feet. Yung lapad niya. Ang lapad niya, 3 feet. O, 5x3 feet. So, ang susunod dito, gagawin naman natin, sidings. Lalagyan natin ng sidings to, yung katawan ng pulan. Ito, nakagawa na kami ng pang sidings. Bali, 4 na piraso. Yung dalawa rito, puputuli pa namin para sa 3 feet. Yan. Ready na. Sasalpak na lang to. O, yan na. Ito, patabas na namin para dito sa sidings yan. Ito yung sa maiksi, sa 3 feet. Yan. Mamaya kakabitan namin to. Tapos ito naman yun sa pabang side. Oh, ito naman, ito. Hilinyaan na namin to para sa ano. Ikakat namin to para sa bulsa niya. Yan o. Oh, may pattern na. Yan. Ito tapos na yung ano, yung dalawa para sa bulsa na to. Bali yung gaganin niyo lang yung ano, ah, yung pang 3 feet. Yan. Yung dalawang 3 feet lang tatabasan nyo. Tapos itong 5 feet, yan, sasalpak na lang to. Oh, ito yung isa, 5 feet, ilalagay na namin. Yan, para mas maganda yung kapit niya. Nilalagyan ng stick well sabay pa ako. Yan. Ayan, ah. Yung isa kinakabit na yan. Yan magiging forma niyan. Yan. Napako na yung pako. Oh, ito, tapos na. Nalagyan ng sidings na lahat to. Oh, yan. Ito na, nakaporma na yung pambulsa niya. Nakaabang na. Oh, yan na. Yan. Oh, ito yung ilalim ng flooring yan. Lalagyan natin ng suporta sa ilalim to. Yan. Yan, suporta. Kasi ito yung mga pinagtabasan ng mga marine yan. Lalagyan din yan ng mga dito para sa pambulsa. Ito, yung box ng ano, ng bulsa, ito yun, yan. Mamaya, ididikit na lang to. Yan, nakaporma. Nakaporma na siyang ganyan. Tapos ito yung ano, sample ng bulsa, yan. Yan, ganyan pagpasok niya. Yan. Tapos, lalagyan na lang namin dito ng pinakasaluan. So, sa paggawa ng packet, ganyan. Magtabas kayo ng mga ganito. Yan. Tapos, magiging ganito. Yan, buuin nyo ng ganito. Tapos, magiging ganito na siya. Tsura.
Ang finish na packet, ito na. Ito na magiging kalalabasan. Yan. Ito na magiging saluan ng pitsa. Ito, kompleto na yung ano, pangilalim ng pulan natin. Yan, kompleto na siya. Kompleto na yung bulsa. Yan, may arang na. Ito, para sa bulsa, yan. Tapos ito, nilagay na rin namin ito ng balagbag sa gitna. Ito, ito. Ito yung magsisilbing pampatibay ng flooring para hindi bumaluktot. Hindi lumobo yung flooring yan. Nakakatulong to. Sabay ito naman, nakakatulong rin to yan para di bumaluktot. Tapos, gagawin rin namin itong stopper para sa stand. Itong dalawang to, pang stopper. Kaya double purpose yan. So, ganito na yan, yung pula na yan. Yan. Nagawa na namin siya ng stand. Yan, yun yung katawan niya. Oh. Yan. So, ito yung stand, folding yung stand nito. Tapos, mamaya ituturo namin kung paano ginawa itong stand. Ayan, ayan yung balagbag niya sa ilalim. Yan. Bali ito, naging stopper siya ng stand. Ayan. Ang ganda to, folding. Ito, ito yung stand ng pulan. Ayan. Ayan pagkakagawa niyan. Ginamitan namin ito ng ano, ng 2x2 na kahoy. Yan. 2x2. Tapos brace. Ayan, dalawang brace. Ilalim at saka ibabaw. Tapos ito, may stopper kami nilalagay. Ayan, folding to. Ayan o. Folding. Tapos yan, may bolt yan, no? Para maging folding siya. So, maganda to kasi madaling iligpit yung pulan. Yan. So, ayan, kung gusto nyo gayain. So, ito. Ito yung gagamitin naming banda sa pulan. Ayan. Fibra ang tawag dyan. So, ito solid na solid talaga tong fibra. Yan. Ang kapal nito, 1 cm. Yan, iba-iba yung design ng fibra. O, gawa siya sa solid na plastic. So, maganda to, hindi nabubulok to, tsaka napakatigas talaga. Napakalakas na banda. So, kung meron kayo ibang banda, pwede rin naman, mga kamagong, yakal, pwede rin yon. Basta matitigas, pwede. Ang sukat na ginagawa naming banda, 2.5 inches. So, ito, 5 inches to mahigit eh. Yung iba, ginagamit to, 5 inches. Pero kami, ginagamit namin, ito. 2.5 inches lang gamit namin para lumawak yung playing area nya. Ayan, tinabas na namin itong 5 inches, sinatin na namin. So, ito, ayan, sinusukatan na yung pulan na yan, ganyan. Ayan, 2.5 inches yung gamit namin yan. Ayan, sukatan nyo lang 5 by 3 feet. Yan, tapos nabilugan yung pulan. Sunod naman gagawin namin yung paglalaglagan ng pitsa. Yan. Gugitan niya na. Lalagyan niya ng marka. Yan. Yung gamitin yung pansukat, yung mismong banda na gagamitin nyo. Para sakto talaga yung butas. Yan, mamaya bubutasan to. Yan, kuha lang kayo ng pansukat nyo. Yan. Nasa inyo na yan kung gusto nyo malaking butas o maliit. O, kayo na bahala kung anong sukat ng butas yung gagawin nyo. So, yan. Ang ginagawa namin, binabarayin na namin itong ano, itong pinaka dito para matapos ito mismo. Tatabasin ito mamaya ng dito. Yan, ganyan. Talagyan ng butas dito para may pasukan yung jigsaw mamaya. Yan.
Yan, kuha lang kayo ng pansukat nyo. Yan. Nasa inyo na yan kung gusto nyo malaking butas o maliit. Oo. Kayo na bahala kung anong sukat ng butas yung gagawin nyo. So, yan. Ang ginagawa namin, binabarayan na namin itong ano, itong pinaka dito para matapos ito mismo. Tatabas ito mamaya ng jigsaw. Yan, ganyan. Talagyan ng butas dito para may pasukan yung jigsaw mamaya. Ayan, ganyan, kakalabasan yan. Tapos yung mamaya, yung jigsaw, dito ipapasok para matabas to. Ito, matabas. Ito, tapos na. Lagyan ng butas yung apat na paglalagyan na ng paglalaglagan ng pitsa. O, ito, po-proceed na tayo sa pagtatabas gamit yung jigsaw. Ayan. So yan, ganito magiging forma niyan yan. Tapos na i-jigsaw. Yan. So yung iba, sinasagad dito yan. Siyempre, kanya-kanya tayong diskarte kung paano gumawa ng pulan. Kami ganito kasi mas dagdag kapit pa to eh. Kaya hindi namin tinatabas to. Yan, mamaya apat na to. Hindi pa tapos eh. So yan na, tapos na tabasin yung apat na para sa paglalaglagan ng pitsa. Yan. Tapos nilagyan na rin namin ng mga bilog dito para sa mga pato. Kasi yung bagyo eh. Yan. Paalis sealer na namin. Bago nyo yung sealer yan, punasan nyo muna yun. Para mawala yung alikabok. So ito, papaira na sealer. Yan. Ang ginagamit namin roller. Pero pwede rin naman brush. Nasa inyo na yun. Pero mas mabilis kasi ang roller. Tsaka mas maganda yung wagon niya. So, ginagawa to sealer para ano, pampatigas rin ng ano to, ng plywood. Pampatigas at saka dagdag dulas na rin sa pitsa. Kaya kailangan talaga ng sealer. So ito, tapos na to, tapos na i-sealer. Yan. Nakikita nyo, mas gumanda yung kulay nya. Tumintab. Mamaya, papairan ulit to para sa second coating ulit. Mga isang oras siguro, patutuyuin to. Sabay patong ulit ng second coating. Ito, tapos na to, yung second coating. Napairan na namin to ng second coating. Yan, medyo tuyo-tuyo na siya. Tapos ito, sumunod naman dito, papairan ulit namin ito ng pampakintab at saka pampadulas. Ito pinapahid namin yan. At so, top coat. Yan. So, nakakatulong to para tumigas din yung kahoy. Pampakintab at pampadulas. Yan. So, yung ibang hardware na ano, wala kasing stock na mga ganito. Pero pag merong sa lugar nyo, yan, ito gamitin nyo. Maganda to. Tapos, kung wala naman kayong makitang ganyang adson, pwede rin naman gamitin nyo tatlong patong na sealer na lang. Pwede rin yun. Yan. Mamaya, papairan na namin na adson. Ito, tapos na namin pairan to na adson. Ganun rin yung pagpahid namin katulad na sa sealer. Yan, ganyan lang din. Ayan, may kita nyo, sobrang kitab nya, no? Yan, para siyang may salamin. Pag natuyo to, parang may salamin. Yan. Malagkit to. Siguro mga 2-3 oras to bago matuyo. O, hintayin lang ulit natin matuyo to. So, ito. Tapos na. Yung Hudson, tuyo-tuyo na. Ngayon, ang ginagawa naman namin, yung banda niya. Magiging banda. Ito.
Ayan, sukat na siya. Ito yung banda, ayan. Ganyan yan. Tapos yan yung butas, oh. So, ito nga pala yung Hudson. Medyo kapag talagang tuyo na siya, 100% tuyo, liliyahin to ng kahit pino. Pino na liya para dumula sa tsaka kuminis. Bahagya lang na liya yan, ha. Tapos ito, yan, ayan yung banda. Ang gagawin na lang dyan, lalagyan ng design. Lalagyan ng design dito. Tapos, dito sa butas. Baba siya dahan, ayan. Kasi tumatama yung pitcha dyan kapag dibi na siya dyan. So, ito yung magiging forma ng bandahan niya, ayan. Ayan, meron na siyang ito, shadow rito para sa pitcha, yung para hindi bumangga yung pitcha, ayan. Diretso siya mahuhulog. Ayan, ganyan yan. Tapos yung design niya, dito sa ibabaw, ayan, meron siya rito. Ayan, magiging forma yung ganyan. Ayan. Mamaya sasalpak na ulit to. Tapos bago isalpak pala to, ano, bubutasan pa namin to rito pala para sa bolt. So ito, kinabit na yung banda. Yan na. Ito, binutasan to. Binarena namin to para kabitan ng bolt. Ito yung bolt, no. Yan. Yan. Sakto yan dito. Yan. So yung iba, kinabit na namin to. Yan na. Ito yung basyada. Tapos ito yung binasyada rito. Yan. Yan, ganyan lang. Yan. Ito, tapos na yung pulan, yan. Yan, yung gilid niyan, yung sidings, may varnish na yan. Yan, ito yung packet. Yan, tapos ito yung stand. Yan yung stand, ha. Yan, folding. Yan, pagkakagawa niyan, yan, ganyan. Oh, ito, madali ito iligpit kasi dito pilan to, eh. Yan, pwede na siya laruan. Bing, 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 bing.